Ayan, mga kapanay, ano tayo? Ka-attend kami ng kasal, ano? Before and after muna tayo. Ayan, ganyan itsura ko, ha? Ayan, alam, kapolbo-polbo yan. Kasi ano, magpapasalon daw kami. Papamikap ako salon. Palalagyan ako ng pilik mata. Alam niyo naman, alam pilik mata ang inyong ating. Kaya, ayan. Ayan, before and after tayo, ha? Ayan. Ganyan muna. Ayoko nga sana, sabi ko, ako na lang, kayang-kaya ko naman mag-makeup, diba? Eh, dahil mahal eh. 3-5 daw eh. 1,000 mahigit sa Pinas yun. Sayang ano. Kaya, eh, hayaan mo na eh. Pinipilit si Adil. Si Adil lang nagsasabi sa kanilang dalhin ako sa salon eh. Kaya, si Adil talaga. Gustong-gustong maganda. O sige ha. Ayaw rin na mapipintasan ako. O sige ha. Mamaya na lang. Ayan mga kapanay, ano. Nakauwi na pala kami, ano. Hindi na ako nakapag-picture kanina, ay nakapag-video kanina rito sa bahay nung bago kami umalis at nagmamadali kami. Ang invitation kasi alas 7 yata, alas 8, magka alas 8 na, andito pa kami sa bahay. Ayun, kaya kinuha ko lang yung bag ko. Tapos ayun, lumarga na kami. Tapos ayun, hindi ako nakapag-video dun kasi nga ano, puro babae. Puro babae sa may, ano, marriage hall, di ba? Eh, nakakailang mag-video at baka mamaya eh. Tapos ayun, ano, pagod. Tapos gutom ako. Alam niyo ba na ang kain ko lang eh, nagising kami ng tanghali ng mga anak ko eh. Nagluto lang ako ng 2 pansit kanton. Pinakain ko sila. Saka itlog, pinakain ko sila. Tapos yung tira lang nila kinain ko. Kaya, nung pagdating doon, alas 8:30 pa lang yata eh, tinatanong ko na eh, kinasan yung pagkain eh. Di ba kasi sa atin sa Pinas na pagdating eh, ano, o kaya eh, di ba sa may Pinas eh, pagka ano eh, pagdating eh, may ano na ano, doon sa may bahay eh, may pagkain, ano, kahit pa paano, pag gutom eh, pwedeng makahingi, ano, gano'n. Saka ano, malay ko ba kasing, kwento-kwentuhan muna bago kainan. Eh, di ba sa atin kasi eh, pagkatapos sa simbahan eh, kainan na agad, ano? Tapos eh, yung kasiyahan eh, pagkatapos na kumain, ano? Eh, dito, ano, kwento-kwentuhan muna, kwento-kwentuhan, tagal-tagal na nagkwentuhan, gutom na ako. Panay na sinyas, ganyan. Eh, di ko maalam eh. Hindi naman kami magkaintindihan kasi nung mga biyanang ko rin at hindi nga sila marunong mag-English, di ba? Kaya hindi rin nila maintindihan kung sinasabi ko. Eh, pati si Usman eh, senyas sa ganyan. Utom-utom daw siya. Eh, gutom din. Tapos ayun, tapos nung lumipat kami sa kabilang bahay, sa may bahay nung hipag ko ng magulang niya. Tapos ayun, kumain kami ng prutas doon. Tapos eh, nung babalik na kami sa may marriage hall eh, sa kainan ni eh, na-late naman kami. Na-late kami. Tapos ayun, puno-puno, ang dami eh. Ano, yung iba kumakain, nakatayo na lang. Tapos eh, ano, dumating kami ayun. Nakatayo ka, tagal na naman namin nakatayo. 10:30 na yata eh. Nakapatayo pa kami. Wala pa kami pagkain. Mga 20 minutes siguro ako nakatayo. Tapos eh, yung mga tapos ng kumain, tumayo. Tapos pinaupo kami. Tapos din naupo kami. Tapos ay mga 20 minutes pa ulit kami naghintay ng pagkain. Eh mo, kasi niyayaya ko mga salami. Ano sabi ko, tara na. Niyayaya ko na mo eh. Wait daw eh. Gutom na ako eh. Diyos ko, sumasakit na yung ulo ko sa gutom. Eh pati sila Usman eh. Nakakahiya pa kami si Usman at si Maria. Mama, sabi ko, bakit di dumadating yung pagkain? Why not coming? Mama, what is this? Nakakahiya ka ako yung mga anak ko. Bimayit mo yung mga ganunan. Nagbibidyo si Mama, oh. Maria, mali ka rito. Mag-hi ka sa video. Hi. Hindi ka nakikita dito sa tabi ko. Hi. Ayun. Yun nga. Ayan, pinamakeupan ako sa salon. Oh. Okay naman, ano, hindi masyadong mukha akong bakla. Ano. Sila, ano, talagang sinabi ko kasi nagme-makeup, light lang ka ako. Light pa yan. Eh, sila talagang mga heavy ang makeup nila. Talagang putok na putok sila eh. Eh, ako, ano, light lang ka ako. Ayoko ako yung pak na pak. Ayoko ako yung putok na putok. Sila talagang lalaki ng mga accessories. May paganong pa dito, may paganyan pa rito. Bukas ulit ay a-attend kami. Yun nga lang, mag-iisip ako kung ako i-a-attend pa. At ano nga, ako'y ng pagkain sa gutom. O kaya dapat pala, bago pumunta sa kasalan, eh, kumain na muna sa bahay. Para hindi sumakit ang ulo. Kahintay ng pagkain. Ay,
Pagpasok pa lang sa marriage hall, pinagtitingin na ako. Mukha talaga ako buhok ng Chinese. Hindi naman ano, kasi iba nga na eh. Iba itsura, kaya yun. Tapos tuwan-tuwas, lalo ni mga bata. Tuwan-tuwa. Nagbubulag, mga kinikilig pa yun. Pagka nakikita ako. Tapos yan, ako, di ba nung isang video ko na namalengke kami ni Ami, ito yung hikaw ko na binili, o 250. 250 rupees, o. Ano, mga 80 siguro sa Pinas. Ganyan, o. Tapos, ito, kanina, binili ito ng hipag ko, itong kwintas. Eterno. Nasasakal na naman kako ko, nasasakal ako. Eh, ano nga, malaki blik ko yun. Malaki lig ko, kaya, ayan, muntik na hindi nagkasya, eh. Ano naman, sa awa naman ng Panginoon na yung nagkasya naman, o. Oh. Okay na. Masaya naman, nagutom lang. Okay naman, ano. Nakita ko, ano, ganun, pagtas nung kumakain kami, kami na lang kumakain yata dahil tapos na yung mga ano yung nag-anon sila eh. Kumbaga yung kinasali, naupo na sa stage eh, tas binibigyan na ng mga regalo, pera, ganyan. Ako talaga kumakain ako. Kamoy ang sama eh, konti like, inihikain sa amin eh. Sa akin eh, alam mo yung apat na pirasong maliliit patilag ng manok, tas eh, may sarsa, o tas kanin yun lang sa karote. Isko, bitin na ko ka ako. Kaya... Wow, you again go? Ayan, ano, hininto ko kanina at bigla silang pumasok yung mga hipag ko sa kabyanan ko. Tinignan nila yung picture nung sa kasal. Nagpicture kasi ko, nagbigay ng pera yung byanan ko, saka yung hipag ko. Kaya tignan doon nila yung mga picture, saka yung makeup doon ng kinasal. Ayun, tignan doon nila. Kaya ay, tinignan nila yung mga picture. Tapos ayun, lumayas na ulit sila. O ganun lang, umalis na ulit sila at alam na nagbibideo ako eh. Kaya ayun. Ayun nga, yun nga pala yung sama tayo kung tapos kanina sa gutom ba. Ayun, ano, nakakahiya din dahil nga yung mga anak ko eh, panay reklamo. What is this daw? Gutom na rin siguro. Tapos, bitin ako sa pagkain talaga. Eh, apat na tilad lang yata ng manok yung hinain sa akin at, ano eh, may sarsa eh, sa kakanin, roti. Eh, hindi man ako nagro-roti. Anak ko, kumakain ng roti. Tapos, ubus na eh, hindi man sabihin na dagdaga na lagyan yung plato. Alaman na agagan. Hindi ko masabi na kailangan sa kanila na Penge, nahihiya rin ako. Tapos, ayun. Kaya nagpabili ako, sabay ako ng ano, shawarma. Magutom ako eh. Eh, ano na, ating gabi na para magluto pa ako. Alas 11 na yata, mag-aalas 12. Ayan. Nasakit, sumakit nga ulo ko, pero okay. Masaya naman. Masaya. Kahit na nagutom. Okay naman, ano. Experience ba na ganun pala kasalan? Ano yan? Bukas ulit meron yan eh. Hindi na siguro ako sasama. Dito na lang ako a-attend ulit sa kapitbahay sa asing ko. Para hindi bili ng damit. Ayun. Saka hindi pa-makeup ng pa-makeup. Pamahal ng pa-makeup eh. 3-5 yate. Binayad nung hipag ko kanina yun. Sayang din yun. 1,000 mahigit din yun sa Pinas. Mas man, sarado muna kayong pinto. Nagbibidyo si mama. Sayang di pera. Kaya sabi ko, wag na akong sumama. Sayang pera. Maray bata rito ngayon. Andito yung hipag ko, yung mga anak. Ano yate, anak lima. Andito sila. Ano sila rito? Nung kahapon pa sila rito. Bali, 2 gabi sila rito matutulog. Ganyan yan eh. Once a month, pumupunta rito yan. Natutulog dito ng 2 gabi, 1 gabi, ganyan. Okay naman, maingay, magulo. Pero okay naman, isang-isang lang naman. Saka nasanay na ako, alam niyo ba dati? Nung sa Dubai ako, pag si Adil at si yung kapatid niya yung nagkakwentuhan, yung bayaw ko, at naririnig ko, nagigising ako, nagagalit ako, pumuputok na naman ang bulkan. Pero ngayon eh, ano na, sanay na ako kahit yung umaga-umaga kasi rito, may mga bata na. Yung mga pamangkin ni Adil na doon nakatira, umagang-umaga, andito. Pati mga kapatid ni Adil. Ano po kung ano mga ginagawa? Eh, tutulog pa kami.
Ano, ano lang naman, bahala sila sa buhay nila. Ngayon kahit anong kalabog, kahit na anong daldalan, hindi na ako naiinis. Kaya ako, at ganun talaga. Eh, ano, nasanay na ako. Ganun lang. Like, kaysa mainis ako na mainis, eh, mababago ko ba yun eh? Ganun mga nakalakihan nila. Then, nagmukha lang akong kontrabida na ito. Tawang Paquito Diaz na nga ako eh. Magiging real life, ano pa ako? Kontrabida. Then, ayan ko na. Pare-pareho na lang kami mag-ingay. Ako rin naman ay maingay, lalo na pagka sinisigaw ako yung mga anak ko. Ay, ano pala? Sige, dito na lang pala video ko. Ano? Sasusunod na lang ulit. Didiligan ko yung halaman ko sa taas. Dalawang araw ko nandito didiligan. Magbare-bare apo na lang ako. Baka matanda ako eh. Lumaki pa lalo yung ilong ko dun. Ayun na lang muna. At kawawa yung halaman ko. Naghala-halaman na hindi maalagaan. Yun lang ah. Sige, yun na lang muna. Kung nagustuhan niyo itong video ko na to, huwag niyo kakalimutan na mag-like. Mag-comment na rin kayo. Mag-subscribe na rin pala kayo pag di pa kayo mag-subscribe. Si Usman yun, si Usman. Maraming salamat. Bye-bye.